Di nyo kaya, sabihin nyo sa akin, ako mag-aalis. Dito, ito yung nailan sa mga nadaanan, obstruction, dito sa kahabaan ng Parian Creek. At ito ay dadali na nga sa basurahan. Pero kung makilala nyo may-ari, puntahan nyo lang po. Ikita ko lang, warning lang, hindi ticket. Oo, hanapin nyo. Kasi kung hindi siya lalabas, ito tuwing to, doon na may bayad. Diyan na kayo, diyan na kayo! Sa sagat, medyo ano kayo. Diyan na kayo. Marami sa sagat. Pagdikunyog! Ayan, no, mga kaibigan, at itong kulungan ng manok na ito ay tinanggal din. No? Mayroon pang laman na dalawang manok tayo nakikita. Nireklamo ng mga nearby neighbor dito na itong bahay daw po na ito ay nakalutang at dati daw po itong tinibag nung ginawa yung creek na ito, nung Parian Creek. Pero kung mapapansin nyo, meron ditong pinaka medyo para nakahanging na siguro sa tingin natin mga almost 3 to 5 meters yung nakahanging na to. O baka po pwede ito ano, ma-endorse natin sa building official at saka sa city engineering at makita para maiayos natin. So sa ngayon po at ipatatawag ko na lang po muna yung may-ari, bigyan lang po namin ng notice of invitation para maipaliwanag sa kanya. At at the same time po siguro endorse na lang namin sa building official at sa city engineering's office po. Okay. Yan, magandang umaga mga kaibigan. Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Kapasigan. Ito yan nagsasagawa ng clearing operation ang team ng Action Line Division at iba pang mga departamento ng lungsod ng Pasig. Ngayon ito yan buong kahabaan ng Parian Creek ay kanilang pupuntahan. Inumpisahan nga nila dito sa Barangay Kapasigan. Tutungo ito hanggang Barangay Pinagbuhatan. So napakahaba nitong Parian Creek dito sa lungsod ng Pasig na ngayon nga ay kanilang nga babaybayin para alisin yun mga obstruction dito at linisin itong lugar. Sa ngayon nakikita nga natin ang pamumuno ni Mr. Bong De Leon, ang hepe ng Action Line Division, nakasama natin dito at kinakausap nga ang mga taga rito. Ang mga nakatapak dyan. So dito, nadadatman nga natin ngayon, no? Nakikita natin itong mga obstruction. Dito na ngayon ay pinag-uutos ni Mr. Bong De Leon na tanggalin na. So, itong operation na ito ay para panatilihin ang kalinisan ng Parian Creek. Dito, nakita nga natin na medyo maayos pa naman dito, no, mga kaibigan. At mga halaman na nakikita natin na nakalagay sa mga harapan ng kanilang mga bahay. So, pero dito sa bandang kabila, andyan naman ang natin. Mga nasa loob na yan. Lahat ang nasa loob na yan. Ngayon natin naalisin niya. Pag hindi inalis, tayo mag-aalis niya. Pakiusap lang po sa bayari po ng mga case dito. Ng mga ayan, dito sa kabila nitong Parian Creek, makita natin na may mga lona dyan na nakakabit. So, kukunin na po namin yan. Pakiusap lang po sa atin ang lahat ng dito po. Paalala lang po, yung mga na mahilig maglagay sa loob po ng creek, pakiusap lang, pakilinis na po natin yan at pakialis na rin po. So doon sa bandang kabila ang andun naman na mga nag-ooperate ay ang Bantay Pasig Division nandyan ang Kabataan Rescue Patrol TPMO kasama natin, may kasama rin tayo mga kapulisan at ganun din dito sa kabilang side nitong Parian Creek. Mga kaibigan, itong Parian Creek ay sobrang haba nito, no? Nagmula nga ito dito sa Kapasigan, dadaanan lang na sa Nicolas, Barangay Sagad, Barangay San Miguel, Barangay Palatiw, diretso doon sa Barangay Pinagbuhatan. So ito yung kahabaan nga ng Parian Creek. Ay pinag-uutos na nga ng team itong makikita natin o nakikita natin mga bakal dito at yun iba na may naglagay na nga ng sampayan at itong mga case ng soft drinks at sinisimula ng tanggalin ng team ng Action Line.
Rarsa! Rarsa! Yan lang din ilalagay sa gilid yan. Hindi nyo kaya, sabihin nyo sa akin, ako mag-aalis. Ayan nga, at pinag-uutos na nga ng hepe ng Action Line Division yung mga natatanaw doon sa kabila na mga obstruction. Sa kasalukuyan ay tinatanggal na naman ang team. At yung lona na nga ay talagang dapat talagang maalis din siguro dahil obstruction nga yan dyan. Oh, kami po. Ay, ano sa'yo? Aloy! Kaya din sabi mo kanina. Ayan, no? At dito, ito yung na ilan sa mga nadaanan, obstruction, dito sa kahabaan ng Parian Creek. At ito'y dadali na nga sa basurahan. Paalala lang po ha, sa may mga may-ari dyan na kinuha, anumang bagay dyan, huwag nyo na pong ibalik. Dahil pagbalik po namin na nandyan po yan, lahat po yan, kukumpiskahin po namin yan. Pakiusap lang po sa atin ang lahat na nandito po. Ganon din po sa mga naka-park vehicle dyan, pakiusap lang, huwag po nating sanayin na mag-park dyan sa gilid po o kaya sa sidewalk. Hindi mo isang pa sa truck kung ayaw nila alisin. Pag hindi nila inalis dyan o kaya hindi na kukunin yan, isang pa na sa truck lahat yan. Kasama rin natin dito ang mga barangay enforcer ng barangay Kapasigan. Meron din tayo mga kasamang mga kapulisan. At dito nakita rin natin ang ilan sa mga naglilinis na nga ng creek. Ito ang ilan sa mga nadaanan ng team. Itong mga nakakalat na mga kahoy-kahoy nga dito ay kanila na nga ang mga tinatanggal. Ito yun mga river ranger na silang natatanggal na nga ng mga basura sa ilog. Andito rin sila at kasama ng team na mga nag-ooperate sa oras na ito. Walang may-ari ito, dadali namin. Babahid din sa sitio ng penalty. Ha, panabasin niyo po. Ayan, at nakita na nga ni Mr. Bong De Leon, ito nga isang motor dito na obstruction to dito. At pinahanap nga yun na driver nito. Kung hindi lalabas ang driver, ay dadali niyan doon sa impounding area ng Action Line Division. Pero kung lalabas naman, ay bibigyan lang ng warning para sa susunod ay hindi na nga ulitin. So ito ang team ng Kabataan Rescue Patrol Division ng lungsod ng Pasig. Nakiisa rin sa ginagawang clearing operation dito sa Parian Creek. Ito yun ang mga kulungan ng manok. Ay tinatanggal na rin nila, no? Dahil nga dito sa lugar na ito ay maraming mga naglalagay ng kung ano-ano na nagsasabi ng obstruction. Doon, medyo ano na. Ito. Sumisagat. Marami na yan. Okay na yan, sir. Hindi, dyan na kayo. Dyan na kayo. Sa sagat, medyo ano kayo. Dyan na kayo. Marami sa sagat. Paglikod yun. Dito, nagpas dito sa Nicolas. Huwag na naman kami. Dirahin na yan. Yan, at tayo yung mga kulungan ng manok na nandito nga ay pinasisira na rin ni Mr. Bong De Leon. Dahil sigurado kung hindi naman sisirain yan ay ibabalik pa rin ng mga naglagay dyan. Magandang umaga po sa ating lahat na nandito po. Lalo na sa mahilig po maglagay dito sa gilid po ng creek po. Pakiusap na lang po. Ipaintin po natin maging malinis po yung creek para pagdating po ng araw. Natagpulan, umuhaban, wala po tayong dalikado po. Tadaanan po ng tubig. Pakiusap lang po. Ganun din po sa mahilig magparada ng mga motor dyan. Sa hallway po, pakiusap lang. Huwag po natin
palaging maglagay po dyan ng mga pinabarating sasakyan po. Kasi po, bawal po tayo dyan. Yung manok na yan, pakitanggal na lang po yan. Sana na lang po, huwag nyo na pong ibalik po yan dyan. Dahil sa sunod na ibabalik nyo yan dyan, pupuskahin po namin yan. Ayan, no, mga kaibigan, na tayo itong kulungan ng manok na ito ay tinanggal din, no? Meron pang laman na dalawang manok tayo nakikita na ngayon nga ay talagang inuupisahan ng tanggalin dito sa gilid ng Parian Creek. Ayun to, usapin muna natin si Sir Bong De Leon. Good morning, Sir Bong. Good morning po, good morning. Ito itong ginagawa ng operation dito sa creek ng Parian. Ito ay joint operation, ano? Joint operation namin to. Kumbaga, ito ay augmentation ng bawat isang division ng ating Peace and Order Department, ano? Sa pag-uutos o sa kautusan ng ating Peace and Order Department Head Colonel Rigo de Dios na ihanda. Isa to sa mga pinag-usapan namin sa Peace and Order na ihanda natin yung mga waterways sa mga anumang nasakuna o kaya baka biglang magkaroon naman ng typhoon o yung malakas na pag-ulan, at least nakahanda tayo, no? Pinagsabihan naman natin ito, hindi naman tayo nagkulang since January, February pa, inaabisuhan na natin sila alisin yung mga nakaharang doon sa ating waterways, sa mga kanal, sa estero, sa creek, para nakahanda tayo. Nakita mo naman, may mga halaman na nga sa gilid ng ganito, pinapayagan na nga natin pampaganda ng kanilang harapan. Pero yung lagyan pa nila, yung mismong daluyan ng tubig ng ating mga alagang manok, may mga kahoy, nakakatakot para sa ating mga rescue officer, sa ating mga taga-barangay, na magre-rescue tayo dyan o maglilinis tayo, masusugatan yung ating mga kasamahan dahil siyempre pag nag-rescue ka, may mga kahoy, may mga kulungan, may mga alambre, may mga tubo, aalisin natin yon, i-demolish, i-clear natin yon. Babalik natin sa kanila kung ano man yung mga gamit na gusto nilang kunin, pero hindi nila pwedeng ibalik na yon. So pag ibinalik nila yon, confiscated na yon, hindi na talaga namin yun na babalik sa kanila. Katuwang namin ng MMDA, bibigay namin sa MMDA lahat yung kung sakasakaling talagang ipabalik-balik na lang, hindi sila susunod, kaya nakikiusap kami sa ating mga kababayang Pasigueño, sa lahat ng mga taga-Pasig po. Maging handa po tayo sa anumang kalamidad na darating, paghandaan natin na maging maayos yung ating buong kalunsuran. Ito po'y alinsunod sa talagang minisuntos ng ating DILG, no? DPWH kasama na natin dahil nga kinakailangan handa po ang lahat ng waterways kung sakali mang dumating na yung sinasabi natin tag-ulan. No, hindi tayo mahihirapan at hindi delikado yung kanilang mga kabuhayan pagka tumaas ang tubig o nagkaroon ng pagbaha. Tuloy-tuloy na po ito. Sir Bong, ilan barangay po ba ang nasasakupan itong Parian Creek? Bali sa ngayon po, meron ho tayong mga nasa kulang-kulang 20 barangay na may connecticut ng ating bawat creek, mga estero, yung mga bitukang mano. Pero sa ngayon po, ang inoperate muna natin is yung mga main na may mga talaga hong very ano po yung daluyan ng tubig, you know? So medyo may problema. So ito po yung ating 6 na barangay, yung unang-una nga syempre barangay Kapasigan, nandito po tayo ngayon. Tapos barangay San Nicolas, barangay Sagad, barangay Palatiu, barangay Pinagbuhatan, barangay San Miguel. Itong 6 na barangay na ito, ito yung may mga talagang dikit-dikit na creek na tinatawag nating Parian Creek, Bitukang Manok, ito yung tinatawag natin na talagang medyo dito nagsisimula yung build-up ng tubig dahil sa mga obstruction, kaya minsan nahihirapan tayo ng declogging. So ngayon, ito yung inuna natin after nito, sa susunod na araw po, sunod-sunod na po yan, every other day nga lang dahil may mga iba pa tayong priorities. Pero isa lang ang tinitiyak namin na kahit po ito'y bumabagyo, kahit may ulan, basta safe yung tao natin, tuloy-tuloy po yung ating pag-clearing dito para naman kahit papano, after natin mag-clearing dito, i-turn over na natin ito sa barangay at si barangay na po ang bahalang mag-maintain nito. Pero katuwang pa rin naman ang buong Peace and Order Department, lalo na po ang Action 9 Division sa aming pangunguna po ng clearing ops. Sir Bong, sino-sino po ba yung mga kasama ditong department? Sa ngayon po, no, buong Peace and Order Department po nandito sa pangunguna, syempre, ng Task Force Clearing Operation ng aming opisina, no, ng Peace and Order Department. Action 9 Division, tapos nagsama rin po tayo ng Bantay Pasig Division para po syempre doon sa mga ordinansa na dala po nila. No, na sila po yung talagang parang ordinance police po natin na siya nagpapatupad at siya nag-ex ng lahat ng ordinansa ng lungsod ng Pasig. Siyempre, ang PSD po, kasi kailangan, siyempre, kahit paano, after natin maikling dito, maiparoving natin sa mga patrol, no, sa PSD, yung Pasig Security Division, na hindi na maibalik muli
At siyempre, higit sa lahat, yung ating kabataan Rescue Patrol Division, no, sa pangungunan ni Sir Benji, kailangan sila, sapagkat makikita mo kanina, pagpasok lang natin, may mga kabataan pa na natutulog sa gilid. Ito yung mga homeless. No, hanggat maaari, pagka ganito, kinukuha nila to, kinukuha namin, kinuturn over namin sa barangay, sa CSWD, para mabigyan ng kaukulang atensyon ng mga magulang kung meron man, o mabigyan ng tulong ng gobyerno kung ano man yung pangangailangan nila. Dahil wala sila talaga doon titirang kung saan sila abutin ng gabi. So yun yung isa sa yan, nire-resolba ng lungsod ng Pasig talaga, yung talagang tinatawag nating long time, yung ating solution para dito. Okay po. Maraming salamat, salamat po. Yun lang po, apila ko lang po sana, wag kong magagalit. Sana yung iba po maintindihan po ang ating Peace and Order Department, ano, na maintindihan po ninyo na ito yung ginagawa namin. Hindi po para lang magpasikat o magpakita na naglilinis o nagtatrabaho tayo. Kung hindi, ito'y para sa buong Pasigueño. Maiayos po namin yung ating mga daanan ng tubig para dumating man, ulitin ko, yung ating mga sinasabing hindi inaasahang paglalakas ng ulan o magkaroon man ng bagyo o magkaroon ng typhoon, maiiwasan po natin yung hindi inaasahang pagtaas ng tubig, no? Maganda ho yung magiging daluyan at hindi man natin na mapigilan at tumaas yung mga tubig, pero at least kahit papano, no, magsasubside agad sapagkat maganda po yung daanan ng tubig natin po palabas po ng lungsod ng Pasig. Okay po, maraming salamat, salamat Sir Bong De Leon. Ayan, at nakausap nga natin ang hepe ng Action Line Division na si Mr. Bong De Leon, at yung ang pagkakasabi niya, napakinggan natin na talaga naman napakaganda ng plano ng mga ng city government natin dito sa kahabaan ng Parian Creek. At dahil nga para maiwasan na rin ang aksidente kung sakaling magkaroon ng pagbaha dito sa lugar. Ay, lilipat na lang natin to, alisin na lang natin to kasi hindi naman nagagamit. No? Hindi naman ito nagagamit. So alisin na lang natin at saka nakasagabal lang din dito. Baka mamaya mabulok lang, bumagsak pa. So meron naman kaming tinanggal dati na gate doon. Legal na gate naman yun, nilagay ng city government, no, sa ng ating engineering. Siguro palilipat ko na lang dito kundi mamaya bukas, para magamit nila para safety ng mga nakatira dito. Napansin na rin ni Mr. Bong De Leon itong isang gate nga dito na hindi naman pala nagagamit, ano? At ito itatanggalin nga at dito na ikakabit sa kabilang ito, makikita natin itong open na ito para mapakinabangan naman. Ito yun team ng Estero Ranger o River Ranger Bantay Ilog Pasig, na sila nga nagtatanggal naman ng mga basura na nandito na mismo sa Parian Creek. Ayan, at iniaahon nga nila yung mga dumi. Talagang kahit kababaihan ay tinatanggal o sila mismo ang nagtatrabaho para matanggal yung mga bara o yung mga basura dito sa kahabaan ng Parian Creek. Po yung nire-reklamo ng mga nearby neighbor dito na itong bahay daw po na ito ay nakalutang at dati daw po itong tinibag nung ginawa yung creek na ito, nung Parian Creek. Pero kung mapapansin nyo, meron ditong pinaka medyo para nakahanging na siguro sa tingin natin mga almost 3 to 5 meters yung nakahanging na to. O baka po pwede ito ma-endorse natin sa building official at saka sa city engineering at makita para maiayos natin. So sa ngayon po at ipatatawag ko na lang po muna yung may-ari, bigyan lang po namin ng notice of invitation para maipaliwanag sa kanya. At at the same time po siguro endorse na lang namin sa building official at sa city engineering's office po. Okay po, maraming salamat. Ayan, at napansin na rin ni Mr. Bong De Leon itong isang bahay nga dito, no, na talaga naman nakahanging na o nakausli na dito sa tapat na mismo ng Parian Creek. At tila ito'y hindi tama, ano, at yun nga, at kausapin nila yun na may-ari nito para mapag-usapan kung ano yun na dapat ayusin. Kaugnay nga dyan sa napansin ni Mr. Bong De Leon na bahay na nakahanging na o nakausli na dito sa tapat ng Parian Creek.